matagal ka nang nanonood sa channel na to, I'm sure nakapanood ka na ng mga YouTube tips, YouTube strategies, and some of how-to tutorials. And ang isa sa mga sinabi ko na paraan to get views or subscribers is getting your video recommended by YouTube algorithm. Meaning, si YouTube algorithm na mismo ang maglalagay ng mga content or video na ginawa mo sa homepage ng mga future or potential subscribers mo. At ang isa sa video ko na ni-recommend ni YouTube algorithm na as of now meron na siyang 100,000 plus views just for the last 8 months. And syempre, as a small YouTuber like me, as a new content creator dito sa YouTube, sobrang laking achievement nito para sa akin, sobrang laking milestone nito. Since this video na ni-recommend ni YouTube algorithm is yung nakatulong sa akin para mag-grow yung channel ko. Sa video na to, I'm very excited to share yung mga ideas, theories ko, yung mga personal experiences ko or observations kung papaano nga ba nare-recommend ang isang video or ma-push up ni YouTube algorithm para ma-discover siya ng tamang tao, ng tamang audience for you at syempre ng mga future or potential subscribers mo. Kailangan ba talaga natin ng 50% audience retention or 50% na click-through rate? Let's find out by checking directly from YouTube search or YouTube analytics. So hi guys, it's me, Diane Q, and welcome back po sa aking channel. If you're new here, this channel talks about some of my lifestyle vlogs, how-to tutorials, and also nagpo-focus po ako sa paggawa ng mga YouTube tips, YouTube strategies. So if you like that content, please consider to subscribe. So guys, the first thing to do is punta po tayo sa video or YouTube analytics po natin and let's check the reach. And under reach, makikita po natin yung impressions, click-through rate, views, and unique viewers. So ano nga ba ang impressions? Impressions, ito yung ilang beses ba na ipalabas o naipakita ang video mo simula na in-upload mo ito. Next, CTR or click-through rate. Ilang percent ba ng mga viewers mo ang nag-click ng video mo? Total views or total click o dami ng nanood sa video mo. Unique viewers. Sila yung madalas na nanonood or umuulit or binabalik-balikan yung video or content na in-upload mo. So once na nakita ni YouTube algorithm ang isang video performance, titingnan niya kung gaano ba kadami o kataas ang increased reach ng video na in-upload mo. So yes, meaning the more impressions, the more reach, the more interested people na nag-click ng video mo, mas may tendency na ma-push up ni YouTube algorithm ang video mo at syempre mare-recommend ito sa ibang homepage viewers. So now, ano nga ba ang mga factors or metrics na nakaka-determine that your video has great reach or impressions? So meron ako sa inyo ipapakita na mga pictures na nasabi ko na nakadetermine kung paano tumaas at bumaba ang reach impressions ko. So once na nakita ko ang video analytics na to sa YouTube studio ko or YouTube analytics, it means mas marami ang nanonood from my existing audience or subscribers at na-discover na rin siya ng mga ibang tao or ibang viewers sa labas ng channel ko. So meaning na-recommend na siya, na-pushed up na siya ni YouTube algorithm. So mostly as you can see from YouTube search or suggested video ang naging traffic source ng mga videos ko. So guys, once na nag-upload ka, automatically syempre lahat ng mga naka-bell notifications na subscribers mo, mano-notify syempre. And mostly, makikita ito ng mga active subscribers mo o yung mga palaging nanonood sa'yo. Doon na siya magde-decide kung i-recommend niya ba ang video na ginawa mo. Madami ba ang nag-react, nakipag-interact, and syempre, i-check niya kung madami ba ang reach audience ng video mo. And in this analytics, makikita nyo na hindi masyadong nag-perform ang isang video na to. As you can see, bumaba ang interest ng mga viewers or yung mga subscribers ko. So by checking this video analytics, masasabi ko na hindi agad siya pwedeng i-recommend or hindi agad siya ganun ipupush up ni YouTube algorithm para ma-recommend ito sa ibang viewers. And now let's focus on from YouTube own words or mismo galing kay YouTube from what's going on. When the topic, title, or thumbnail of a video attracts
more of the regular viewers of your channel, it is more likely to be recommended to viewers watching similar videos or videos on Home and Up Next. So, since tinitingnan nga din ni YouTube or YouTube Analytics ang click-through rate natin, meron tayong dalawang klase ng click-through rate, which is number one, CTR from regular viewers or subscribers, and also ang ikalawa ay CTR from your new viewers. And syempre, CTR or click-through rate from your regular viewers are more valuable. So, mas gusto ni YouTube algorithm or YouTube analytics na mas nanonood ang mga regular viewers mo. So, YouTube pays more attention from the click-through rate of your regular viewers at kung papaano sila nag-pay ng attention or interest sa video na in-upload mo. So, lagi nyong aalagaan at lagi nyong mamahalin yung mga regular viewers nyo. And ang kasunod na factor or metric na mahalaga para ma-push up or ma-recommend ang isang video is video engagements. So, lagi kong sinasabi na ang video engagement is sobrang halaga as a YouTube content creator. And ang isa sa theory ko or observation na maganda ang performance ng isang video ko is kapag nakita ko na ang video analytics na to. So, great news, your viewers or regular viewers are watching this video longer than usual. Kapag nakita ko na yung YouTube analytics na yon, sobrang saya dahil na-fulfill ko na yung gusto kong mangyari sa video na ginawa ko. So, ang isa pang factor or metric na dapat nating i-aim or dapat nating tandaan is magkaroon tayo ng longer audience duration. Kaya nga guys, lagi kong sinasabi, at laging sinasabi ng mga ibang content creator na at least tapusin nyo hanggang dulo yung ginawa nilang content or videos. Hindi dahil gusto nila ng mas maraming ads na lumabas. Dahil malaking tulong ito sa video analytics. Malaking tulong ito para ma-push up, ma-recommend yung videos na ginawa ng isang content creator. So let's aim not just for the click-through rate, not just for views. Siyempre, para naman ma-appreciate yung video na ginawa mo, natapusin ito hanggang dulo. So, kung nanonood ka pa rin hanggang dulo hanggang ngayon, maraming salamat. Thank you for staying. And for the last metric na theory ko or based on my observations lang po, hindi ito from YouTube source or YouTube own words. Kapag nakita ko yung video analytics ko sa YouTube studio ko, like this one, yung latest video performance, at nakita ko yung ranking by views ko ng isang video is 10 of 10. So, it means hindi nag-perform ng maganda yung video na ginawa ko, yung video na ginawa mo. At pag nakita mo yun, para sa akin, yung theory ko, hindi siya ganun. Views agad, hindi siya ganun na pupush up or marirecommend. Hindi siya mapupunta sa ibang homepage. So, yun lang yung ano ko. Yun lang yung theory ko. So, ikaw, sa palagay mo ba, ganun din? Pero, kapag nakita ko naman na 1 of 10 yung video na ginawa ko, I'm very sure may tendency yan na ma-discover, na ma-recommend, mag-viral. So, yun guys, yung mga key factors or metrics na para sa akin, importante, yun yung mga na-observe ko, personal experiences ko, na mahalaga bilang isang content creator na pagtuunan ng pansin. And syempre, every video is different. Merong mga video na nare-recommend agad. Merong video na kaka-upload pa lang ngayon. Bukas, viral na or recommended na. Meron namang video na in-upload last 5 years. Ngayon lang nare-recommend or na-push up ni YouTube algorithm. So, merong magandang video na nare-recommend. Merong sobrang hindi naman ganda, pero alam niyo yun. So, iba't iba talaga yung trip ni YouTube algorithm. Kailangan mo lang siyang kaibiganin, kailangan mo siyang maging best friend, kailangan mo siyang pag-aralan. And lagi kong sinasabi, ang tip ko lang dyan, just make great contents. Kasi darating din yung time na mabipick up ka din ni YouTube or madidiscover din yung talent, passion mo, or yung mga videos na ginagawa mo. Hihapo ako. If you find this video helpful to you at sa palagay mo, meron kang natutunan, just click the like button. And syempre, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, subscribe ka na sa channel na to. Dahil marami tayong mga future uploads like YouTube tips, strategies, and some of how-to tutorials. So, thank you for watching and lagi niyong tatandaan, be humble and smile more. Thank you and have a good day.